Magandang hapon mga kapatid. So ito po ang ating pag-aaralan sa hapon ito. Bagamat wala ibang mga kapatid na nakasama natin sa hapon, yun pong si Brother Rick at si Sister Shaney, parang nasa US na yun, 2 weeks lang daw sila kanina. Okay, siguro si Jonathan, baka may sakit ng kanyang mga anak, hindi nakapunta ngayon. So ito ang ating pag-aaralan. Pag ganito po ating pag-aaral, hindi naman po tayo naglalayo na manira tayo ng paniniwala. Hindi naman. Gusto lang natin pag-aaralan ang katotohanan sa Biblia labag dun sa ating paniniwalang karamihan sa atin na kagisda na po. Halos lahat ng mga Kristiyano galing dyan. Majority, galing tayo dyan. So bakit natin iniwan yan? Anong dahilan? Kasi kung tama po yan, hindi natin naiiwanan. So kailangan natin malaman, although kumisya alam na natin, para matulad din po tayo sa ating mga kaibigan na may ganitong paniniwala at may pakita sa kanila kung bakit hindi yan ang tamang paniniwala. Dito sa 1 Timothy chapter 4, 1-3. Ito po isang hula na sinabi ni Apostle Paul kanya na mangyayari sa mga huling panahon. In other words, ito yung mangyayari sa isang panahon na maaari sa panginaharap sa panahon niya, Apostle Paul. Hindi sa panahon siguro natin, kundi sa panahon niya, kanya, sa panginaharap. Ito yung sinulat niya, Apostle Paul. Kasi nasa Tagalog, ano po. Ngayon ay maniwala na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang Espiritu at sa mga aral na mga demonyo. Kanya, napaka-baksik ng pananalitang ginamit niya, Apostle Paul. So in other words, ito yung mga Kristiyano. Sila yung mga Kristiyano, pero saan sila yung umalis sa tamang pananampalataya? Anong dahilan? Kasi nakinig sila sa mga nagtuturo ng mali. Ganyan. Ito kaya po nakikita natin ang salitang Espiritu, hindi naman ibig sabihin ito yung mga Espiritu. Ito yung mga tagapagturo. At ang itinuturo nila ay aral ng demonyo, kaya diablo actually, dapat na sa amin. So ito'y aral ng diablo, mga demonyo, kanya. So hindi ito totoong aral. Kaya sila umalis dahil nakinig sila doon, kanya. Tuloy po natin. Na sa pamagitan ng pagkukunwari na mga nagsasalita, na mga kasinungalingan, na mga budhi ay tinatakan na nagbabagang bakal. Kasi di, nung unang ako'y binabasa ko ito, hindi ko maintindihan. Anong sinasabi nito na ang kailang budhi ay natatakan na nagbabagang bakal kanya? Yung po mga hayo, palimbawa kalabaw, tinatatakan nila yan para malaman kung ano kanino mayari. So ito mga taong ito, ang kailang mga budhi, ganon din sila natatakan ng ano, ng maling aral. So sila po'y nagsasalita kanya ng pagkukunwari itong sabi ni Apostle Paul. At ito ang kailang itinuturo. Specifically, sabi niya, aral ng mga demonyo. Ano po yun? Sa verse 3. Kailang ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Alam lang po natin kung anong klaseng pananampalataya meron gano'n. Nagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati doon sa lumang Tagalog. Alam po natin yan kung ano po. So ito po isang hula na makikita natin tungkol sa Roman Catholic Church. So merong apostasy na yun. Kung sinasabi natin apostasy, ito yung pag sila yung tumalikod. Umalis sila sa tamang paniniwala. So dati sila Kristiyano, pero umalis sila sa tamang paniniwala kanya. At ito yung mga bagay na itinuturo na kanilang pinanggalingan o pinuntahan. Pinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga pagkain na nilalang Diyos na dapat tanggapin na may pagpapasalamat ng mga taong sumasampalataya at nalalaman ang katotohanan. So walang masama sa pag-aasawa. Huwag kay binata, huwag kay dalaga, huwag kay byudo o byuda,
Meron kang karapatang mag-asawa, hindi pinagbabawal ng Diyos. Kung walang tayong karapatang pagbawal ang pag-asawa, sa mga tao may karapatang mag-asawa. O pinagbabawal ang ibang pagkain. Doon po sa dating kalendaryo noon na ginagamit natin, na mayroon mga pangalan mga santo ipinanganak sa bawat araw. Kapag tinignan niyo December 24, ang pangalan Delphine, ganyan. Pero hindi yun ang ginamit sa akin dahil hindi sila tumingin doon. Meron silang, meron kang makikita isda na kulay blue, kuminsan, o kaya isda na kulay red. Pag isda na kulay blue, ibig sabihin, optional yun. Pero pagka ito isda na kulay red, dapat huwag ka kumain ng kanin doon, kanya. Roman Catholic Church lang ang nagtuturo noon. Bagamat ngayon, yan ang nila masyadong pinapansin yan. Usually sa Holy Week, yung Monday, Tuesday, Wednesday, kulay blue yun. Pagdating sa Thursday, Friday, hanggang kulay red. Hindi ka pwedeng kumain ng kanin, no? Isda, kainin mo. So yun ang makikita nating nagtuturo ng galoklaseng araw. Dito rin po sa pangalang Thessalonica. Ito po isang mababasa nating patungkol din po sa Roman Catholic Church. Ito inihula kayo. Masaya na. Huwag kayong padaya kanino man sa namang paraan. Sapagkat ito ay didarating malibang maunang maganap ang pagtalikot at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan ito, nagkakaroon ng usap-usapan na darating ng Panginoon. Sabi ni Pablo, kayo padaya kanya. Hindi darating ang Panginoon hanggat walang darating na pagtalikod, kanya, o falling away, o yung apostasy, kanya. Sabi niya, Apostle Paul. Sino itong taong makasalanan ito na ipapahayag, kanya. Sa ikaapat na talata, siya'y sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat sin na upo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos, kanya. So itong taong ito, siya'y nakaupo sa templo ng Diyos. So kapag makikita na sa Biblia, ang temple ng Diyos ay Iglesia ng ating Panginoon. So nagkaroon ng apostasy at itong grupo na ito ang nangungon daw na isang tao na sinasabi niya sa Diyos. Yun na sinasabi niya Apostle Paul. So merong pagtalikod ganyan. Bago darating ang Panginoon, may mangyayaring pagtalikod. Yeah, apostasy, hindi dating ang Panginoon hanggat hindi mangyayari pagtalikod na yun. At ang tao ng kasalanan kanya ay maahayag. Yun yung sinasabi sa atin. Isang taong, sabi rito sa Tagalog, sa verse 3, anak ng kapahamakan kanya. So, siya ay anak ng taong kasalanan at anak ng kapahamakan kanya. So, itong inilalarawan, pinakikita niya na siya ay Diyos. So ito po ay maliwanag. Ito po yung mga hula patungkol sa Catholic Church, makikita natin. At ito ay patutunayan natin sa mga susunod nating ipapahayag. Ano po? Saan ba nanggaling ang Roman Catholic Church? Sinasabi nila, sila po yung unang iglesia. Sila yung kauna-unang iglesia at yung mga Protestant denomination ay umalis lang sa kanila. Yun ang tinuturo nila. So sila ay sabi nila, kami yung original, ang Roman Catholic Church. Tingnan po natin ang itinuturo ng Biblia. Isipin nyo itong mga bagay na ito. Ano po? Sa Biblia, itinuturo na iglesia ay nagsimula sa araw ng Pentecost. Doon sa Acts chapter 2 verse 1. Ito yung kauna-una ang Pentecost pagkatapos ng ating Panginoon ng umakyat sa langit. Kaya gusto natin malaman ang birthday ng iglesia, malalaman mo. Tingnan mo lang kung ano yung pecha ng Pentecost sa taon na yon. Makikita natin kung kailan nagsimula ang iglesia. Dito po sa Gawa chapter 2 verse 1, yun ay araw ng Pentecost. At ito yun ang taong 33. Ito po yung controversial. Kapag ginagamit natin itong pecha ito, ginagamit natin ang pecha sa Biblia. Na si Kristo ay pinangalak noong taong 0, siyempre. At siya ay 30 taon nung siya ay nagsimulang mangaral.
At siya ay nagkaroon ng tatlong Passover bago siya namatay. So siya ay 33 years old. Yun. So iglesia ay naitatag ng taon na yun. Yung pong AD, ang ibig sabihin, in the year of the Lord. In other words, sa panahon natin ngayon, yung kasalukoy ginagamit natin pecha, 2024, kung buhay ang Panginoon, yun ang edad niya. 2,000 na siya higit ang kanyang edad. So alam iglesia, nagsimula sa taon na yan. At dinagdagan ng Panginoon, Panginoon sa iglesia, yaong nariligtas kaya sa Acts chapter 2 verse 47. So yung pinakikita sa Acts chapter 2, meron na iglesia. At dahil kung wala, saan sila idadagdag yung mga naliligtas? Pero nagkaroon ng pagbabago. Ito po ang dapat natin pasinig kahit sa ating kasalukuyang panahon. Kaya pagka may unting-unting pagbabago na nangyayari sa iglesia, delikado yun. Ito'y punta sa isang mas malaking problema. Ang nangyari sa Biblia, nagkaroon ng pagbabago sa organisasyon. Ito ang nakikita natin, ito yung Biblia. Sa bawat kongregasyon, may mayroong plurality of elders, so tatlong elders sa bawat kongregasyon, o higit pa. Pero ang nangyari, mga kapatid, nagkaroon ng pagbabago. Ito yung apat ni elders, di ba? Dapat pantay-pantay lang kailan authority na sila equals. Kaya lang, dumating ang panahon, nagkaroon ng mas mataas na elder. At ang tawag doon ay bishop. Actually, sa Biblia, yung elder, yung bishop, pareho lang. Basahin natin. Sa Gawa chapter 20, verse 28. Di ba tinawag na bishop, overseer? Yan yung ibig sabihin ng salitang yun. Ang mga namumuno sa loob sa kongregasyon ay tinatawag na overseer o bishop, yung nasali ng iba. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawam sa kailig ninagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa o bishop sa ibang sari upang pangalagaan ninyo yung testyo ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pagdating sa 1 Timothy, ang tawag nila ay overseer, bishop. Di ba sa 1 Timothy chapter 3, sinasabi ni Apostle Paul ang qualifications ng mga bishops. Sinusahin po natin, yung unang talata na nalabahagi. Tapat ang salita kung sino man ay naghahangad na maging obispo, sila ganalais ng mabuting gawain. At tapos sinabi yung qualification. Pero doon sa Titus chapter 1, yung bishop at saka yung elder, pareho lang. Interchange, masahin natin. Sa Titus chapter 1 verse 5 at mga sumusunod. Dahil dito iniwan kita sa Kreta upang isiayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia. So ginahit matatanda, elders. Na gaya ng pinagpili ko sa iyo, siya dapat walang kapintasan, etc. etc. Tapos, makikita natin ito yung nag-shift sa obispo sa verse 7. Sapagkat ang obispo bilang katiwala ng Diyos. So in other words, yung elder at yung obispo pareho lang yun. Kaya lang yung unting-unting pag-alis, yung obispo ay nagkaroon ng ibang significance. Siya kayo na yung presiding elder, siya ay nas mataas kaysa doon sa ibang elders. Kanya. So yun ang unang development na pag-alis mula sa kaisa ng Diyos. Maliit lang yun eh. Kung tutuusin. Meron pa namang elders, kaya, tatlo. Yung isa lang, yung parang isa yung nangunguna. Yung ganun lang, maliit lang ang pagbabago ng organisasyon sa iglesia. Tapos, nag-progress yung pagbabago na yun. So, yung sabihin, may mga presiding elders sa bawat lugar. Tapos, may pinili silang mas mataas. Hindi ba yung presiding elders dinamin na bishop? Tawag siya mas mataas na bishop, tinawag siya presiding bishop, ganyan. Yun naman lang yun na nakita nating unti-unting pag-alis mula sa kaisa ng Diyos. Hanggang sa may mga pangunahing syudad sa Roman Empire, makita natin. Ay yung Rome, siyempre yung Capitolio, yung Constantinople, yung sa Turkey, yung Antioch na nasa Syria, yung Jerusalem sa Israel,
at Alexandria sa Egypt. Yun ang mga pangunahing siyudad na makikita natin sa Roman Empire. So nagkaroon sila ng kanikanyang presiding bishop. So di ba ngayon yung sentro? Yung sa Rome, sa sentro yun. Sa Constantinople, sa sentro yun. Sa Antioch, isa. Sa Jerusalem, isa. At sa Alexandria, isa. Yun ang nakita natin. So ngayon, nag-progress yung pagbabago. Nagsimula sa maliit. Hindi lang yan sa madaling panahon. Ito'y daan pataon bago nagpunta sa ganyan. Hanggang sa tagwagi ang Rome. Siyempre, naturally, siya ang sentro ng Roman Empire. Andun ang sentro ng autoridad, ng political authority. Ito'y na-transfer din sa spiritual. So ngayon, si Boniface III, siya yung tinatawag na universal bishop ng 606 AD. Yun ang unang pope. So actually, ang birthday ng Roman Catholic Church ay 606 AD. For the first time, mayroong isang tao na may buong kapangyarihan sa lahat ng mga iglesia. Yun ang makikita natin unang development. Dito nagsimula ang Roman Catholic Church. Kaya mayroong claim na ang pinakaunang pope ay si Apostle Peter. Yan ang claim. Siyang unang pope sa nagsimula ng iglesia. Kaya tinatawag Roman Catholic Church, ang Catholic, walang masamang salita yan. Ang ibig lang sabihin, universal. So ito yung pangalitan ng iglesia kung mundo kanya. At ang pinakauna ay ang pope. Walang Roman Catholic Church kung wala yung pope. Yan ang essence ng reliyon ng mga Katoliko, yung pagkaroon ng pope. Ito ang tawag sa pope, Bishop of Rome, the Vicar of Christ, so siya yung kapalit ni Kristo, yung Vicar. Pangatlo, siya yung visible head of the church, sapagkat si Kristo nasa langit, hindi mo siya nakikita. So meron kang nakikita ang tao na siya yung ulo ng iglesia sa lupa, yung sinasabi nila. At ang paniniwala ng Roman Catholic Church, si Peter, ang founder ng iglesia at siya yung first pope. Darayon sa kanyang katekismo, hindi pwede ang magkaroon ng Roman Catholic Church na walang pope. So, ibig sabihin, kung kiniklaim nila yung Roman Catholic Church nagsimula po ng panahon ng mga apostle, so meron silang pope at sabi nila si Apostle Peter kanya. Eh, kailangan nating makita, totoo kaya si Apostle Peter ang unang pope. Ginagamit nila itong talatang ito, mga kapatid. Sabi dito, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Si Pedro ang sabagot. Pero hindi ito galing sa kanya, ito galing sa Diyos. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona. Ang ibig lang po sabihin ng Bar, Son. Yung Jonah, John, ganyan. Simon, son of John, ganyan. For flesh and blood, hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Hindi nagaling sa isip po kanyang Panginoon. Ito yung pinayag siya ng Ama na nasa langit. Ito yung kailang pinaka-importanting talata. And I also say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of hell, ito po yung mistranslation sa panahon natin ngayon, Hades, shall not prevail against it. Ibig sabihin ng Panginoon, mamamatay siya, pero siya mabuhay na maguli. Ano yung sinasabing bato? Yung ba si Pedro? Ano yung bato kanya? Party struck, I will build my church. Ano yung bato? Ano yung pundasyon na iglesia? Si Pedro? Ano yung rock? Si Pedro? Hindi. Ang rock ay yung confession ni Peter na si Kristo ay ang anak ng Diyos na buhay. In other words, kaya meron siya kapangyarihan at karapatan na itatag niya iglesia sapagkat siya anak ng Diyos na buhay. Yun ang pundasyon ng iglesia. Hindi si Peter. Kung gusto natin maging adventurous sa ating pag-aaral, yung salitang Peter, nagaya sa salitang Petros kanya. Kaya meron sa akin salitang petrified, di ba? Naging bato. Ang salitang Peter, Petros, ang ibig sabihin, P
Pibo. Balita ba to? Yung nababalibag mo. Yung ginagalit sa tirador, yan ang Petros. Yung rock ay Petra. Isang malaking tipak na bato. Doon po sa lugar ng Jordan, mayroong lugar na tinatawag na Petra. Ang mga tao doon, gawa sila ng siyudad sa mga bato. Eh, ba, yung building natin, tinayo natin yan. Sila, ang ginawa nila, hinukay nila yung bato. At gawa sila ng bahay sa loob ng bato. At meron silang templo roon na inukit nila sa bato. Yun ang Petra. Nakapagtatayo nga dahil ito yung malaking tipak na bato ngayon. Ano yung bato na yun? Hindi si Pedro. Kundi yung confession ni Apostle Peter na si Kristo anak ng Diyos sa buhay. Ganyan. Hindi pinag-uusapan si Pedro dyan. Ang context nito, tinatanong ng Panginoon sa kanyang mga lagad kung sino siya. Ang sabi niya, ikaw si John the Baptist, etc. Pero si Simon Peter, sabi niya, ikaw si Kristo ang anak ng Diyos sa buhay. Ganyan. So yun ang context mo doon kung sino ang ating Panginoon. So 1 Corinthians chapter 3 verse 11, mas makikita natin, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. So dito maliwanag ang ating Panginoon sapagkat siya anak ng Diyos sa buhay sa iyong pundasyon. So si Jesus ang pundasyon, hindi si Pedro. Si Kristo yung namatay para sa iglesia, hindi rin si Pedro. At si Kristo yung ang anak ng Diyos, hindi rin si Pedro, yung mga kapatid. So yung kailang claim na si Peter ang first ko, hindi nila mapapatunayan yan. Unang-una, yung mga apostles, hindi nila tinawag si Pedro na po. Mayroon tayo mabasa. Hindi rin natin mababasa na siya pinakamataas. Hindi rin si, nag-claim si Pedro na siyang po. Wala siyang sinabi. Meron siyang dalawang sulat sa Biblia, 1 and 2 Peter, wala man tayong mababasa doon. Kine-claim ni Apostle Peter na siya yung Pope. Sinasabi niya, si Apostol ng ating Panginoon. O sa sinusunugo ng ating Panginoon. Sinasabi niya siya lingkod at Apostol. Pero wala siya sinasabi siya si Pope. At sinasabi niya na si Kristo ang pangulong bato. Siyempre, bago ka magtatag ng building, meron ng cornerstone, ganyan. Yan ang ating Panginoon, hindi siya. Hindi siya yung panulok na pangunahing bato. At sinasabi niya, siya isang elder. Fellow elder. Doon sa 1 Peter chapter 5, verse 1. Siya yung elder, hindi niya sinasabing siya yung Pope. Hindi niya sinasabi sa yung mga elder, sila yung Panginoon. Katulad ng ating Panginoon. Niya sinasabi. Yung mga elders kanya, hindi sila Panginoon sa mga kapatid. So, si Pedro mismo, hindi sinasabi siya po. Kung makikita natin, unfortunately, mga kapatid, nung ako ay nag-aaral pa, dumating yung po. Bakasyon, umuwi lang ako. Actually, doon naman nababautismuhan nung panahon na yun. Nung dumating yung po, sa eskwelahan na, wala kami pasok sa loob ng isang linggo. Sabi ko, bata ko magsasayang, umuwi na lang ako. Doon ako nabautismuhan. Kasama si Brother Ronnie noon. Si Paul, hindi rin niya alam na si Pedro ay Pope. Hindi magagawa lang sino man sa Pope ang ginawa ni Pedro. Ang ginawa ni Paul kay Pedro. Nagkasala si Apostle Peter dahil nung wala pa yung mga si James at yung mga Hudyo na galing sa Jerusalem, kumain siya kasama ng mga Hintil. Dumating si James at yung mga Hudyo galing sa Jerusalem, umiwalay siya sa mga Gentiles. Kasabi ni Pablo, kinumprontan niya si Pedro dahil nagkasala siya. Kanya, basahin natin. Yun sa Galatians chapter 2, verse 11. Impossible yan ngayon kung gagawin mo sa Pope yan. Basahin natin. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya nangatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisala sa mga Hintil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natatakot sa pagkat ng pagtutuni kanya. Pero sa chapter 15,
isa siya sa nagsabi na tinanggap ng Diyos sa mga Gentiles. Alam niyo, Pag Pedro, bakit siya umiwala? Kasi pinagalitan ni Apostle Paul. Imposible niya kung sipo. Gawin natin ngayon sa kung sino naman ang kogel, hindi ka na, baka hindi ka na makalabas. Ito sa autoridad ng po na makikita natin ngayon. So, hindi alam ni Pablo yun na si Pedro ay po. Dahil kung si Pedro ay po, hindi ang gagawin niyo. Pero yung ginawa niya, so hindi siya po, hindi yun. So, wala tayong evidence sa Biblia na siya ay po. Ang doctrine ng Roman Catholic Church, ang po hindi maaaring mag-asawa. Natandaan natin, nung nagkaroon ng mga Pope talaga, wala nang nag-aasawa, meron lang celibacy kanya. Kasi si Pope Pedro, yung first Pope, dapat wala siyang asawa. Actually, meron siyang asawa eh. Tingnan natin. Sa Matthew 8, verse 14, when Jesus was come into Peter's house. Kung ito po ay kasalukuyang English, ito ay wrong grammar, di ba? Pero ito ay lumang English. He saw his wife's mother laid and sick of a fever. So, meron siyang biyena. Meron siyang mother-in-law. Sa mga bago salin, mother-in-law kanya. Para siya naging celibate kung meron siyang mother-in-law. In other words, siya isang may asawa. Sa 1 Corinthians 9 verse 5, ito yung in-affirm ni Apostle Paul. Sabi niya, have we not power to live about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas, kanya. Kailan ba kanya, wala ba kaming kapangyarihan mag-asawa, sabi ni Apostle Paul. O hindi siya mag-asawa si Pedro. So paano siya naging pope kung may asawa siya? At si Pablo ay si Pedro ay isang elder. At ang qualification ng isang elder o obispo ay dapat siya may asawa. Masaya natin. The husband of one wife. So siya may asawa. So paano siya naging pope ngayon? Hindi siya celibate. So may asawa. So hindi maaaring si Pedro ay pope. Wala rin tayong record na si Pedro ay nakarating sa Rome. Kung si Pedro ay nakarating sa Rome, dapat nakita sila ni Apostle Paul. Mayroong relics na allegedly ay yung mga buto ni Pablo at ni Pedro na nakita nila sa Rome. Pero kung titignan natin ang Biblia, si Pablo ay sumulat ng sulat sa Rome. Kung yung first pope ay nasa Rome, bakit hindi niya binanggit si Apostle Peter? Napaka weird na yung pinakamataas ay hindi mo babatiin o babanggitin sa sulat mo. Binanggit niya yung mga greetings sa mga ilang mga kapatid sa Romans 16. Bakit din nabanggit si Apostle Peter kahit din sa? Guys, strange, weird yun, mga kapatid. Kung andoon si Pedro at hindi mo lang binabati ni Pablo, no Acts chapter 28, si Pablo ay dalawang taong nasa Rome. Hindi man siya binisita ni Pedro. Kasi ba nakulong siya? That's chapter 28. Maraming tao pupunta kay Apostle Paul. Pero walang binabanggit na po. Wala si Pedro, hindi nakita. Saan nakita ni Pablo si Pedro? Hindi siya sa Rome, kundi sa Jerusalem. Di sa Galatians chapter 1 verse 18. Yun yung nakita si Pedro, hindi sa Rome, sa Jerusalem. Basahin na sa Galatians chapter 1, verse 18. Ito ang ating mababasa. Kaya, kung si Pedro ay nasa Pope, ay nasa Rome, sapagkat sa ulang po, sumulat si Pedro noon lang isang sulat, hindi binabanggit si Pedro. Nagkaroon ng house arrest si Pablo for 2 years in Rome, hindi rin binabanggit si Pedro na pumunta sa kanya. Sa Galatians chapter 1, verse 18, na makaraan ng 3 taon, nagtungo po sa Jerusalem upang dalawin si Cephas. At na malaging kasama niya ng 12 araw. Kung saan niya nakita si Pedro sa Jerusalem, hindi sa Rome. So, strange po yan. It's weird kung si Pedro nga po ang first pope. Ano po yung maling katunuan? Tinatawag yung mga pare na ama, father. Ako, minsan, nakita ko yung dating pare sa Chevalier.
Sabi ko, sir, ako na lang. Sinabing, ito ko nag-Kristiyano na ako nun eh. Pag sinabi ko, Father, nakasala ko. Sir, ako na lang. Eh, kahit pa paano kayo. May pagkalam pa rin dahil naging guru ko yun. Saka ano, at kilala niya ako, nanonood kami, nasusunog yung palengke. Nakita ko siya eh. Sa Matthew chapter 23, verse 9, do not call anyone on earth your father, ganyan. Kung isipin natin yung pananaw ng tangyong, hindi mo natin pwedeng tawagin ang mga ating ama. Kailangan mo tawagin dahil Espiritu yun. Pero sinong ama, bakit din sinasabi ng Panginoon, huwag natin tawagin ang ama ng sino mang tao sa lupa. At tinasabi niya, sa spiritual na kahulugan. Sa physical na kahulugan, marami tayong ama. Kanya-kanya tayo ng ama eh. Pero sa spiritual na kahulugan, isa lang ang ating ama. Iyon ang Diyos na nasa langit. So pagka sa spiritual na paraan, hindi natin pwedeng tawagin ang mga sinuman sa lupa. Ito isa sa mga talata, nung hindi pa ako Kristiyano, nung nabasa ko, na nakikip, parang mayroong problema. Ang dami pa rin tinatawag natin, Father, hindi naman natin ama. Pero sabi ng Panginoon, bawal yun. Nagkakaroon kami ng, hindi pa ako Kristiyano, no? Nagkakaroon kami ng discussion ng mga roommate ko na medyo mas loyal sa pagkatoliko. Bakit ganun nga? Ang kailang akusasyon sa akin, siguro kanya may nakakausap, fundamentalist. Hindi ko ano yung fundamentalist. Hindi ko man nalang yung anong fundamentalist sinasabi nyo. Nabasa ko lang sa Biblia at nabawal palang tawagin yung taasin namang tao sa pananampalataya na ama. At sa aral ng Katoliko, ang mga pare, silang tagapamagitan sa Diyos at tao. Kaya nga, pag tayo ay nagkasala, tayo nag-confess ng ating kasalanan, ang pare kayo mamamagitan sa ating para sa Diyos. So, pinatatao ng ating kasalanan dahil sa siya ay may access sa Diyos at siya namamagitan para sa atin. Pag ginawa mo yung pinagagawa niya bilang kaparusahan sa kasalanan mo, kaya lang, ayon sa Biblia, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So, hindi yung mga pare ang tagapamagitan, kundi ang ating Panginoon ang tagapamagitan. Di pagsamba kay Mary, unfortunately, ang patron saint ng aking eskwela na pinag-aral ay si Mary. Sinasamba si Mary. Kaya nga doon sa rosary, Mary, the mother of God. Wala yung doon sa Biblia. Dinagdag nila yun doon sa panalangin na yun. Yung may bahaging panalangin na yun na sa Biblia, pero ito, Mother of God, wala sa Biblia. Hindi natin mababasa yan. Si ang Biblia, tinuturo si Maria, ay isang tao. Actually, tinatawag na ni Maria ang Diyos bilang kanyang Panginoon. So, paano naging ama ng Diyos, na ina ng Diyos si Maria, samantalang ang Diyos ay Panginoon ni Maria? Hindi po pwede yan. Dito po sa Luke chapter 1, hindi po nagkakamali. Nung binisita ni Mary si Elizabeth, dito sa verse 46 ng chapter 1, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ng aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas sa inyo. Meron na basang Time Magazine na sinasabi, dinagdag si Maria bilang mediatrix sa inyo eh. Kasi siya mismo kailangan maligtas. Sapagkat nilingap niya ang aking abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon itatawagan ako palad sa lantasari lain, nandoon niyo sa panalangin. Tapos, sapagkat siya ang makapangyarihan gawa para sa akin na mandakilang bagay at banal sa kanyang pangalan. At ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling sabi kanya. Kaya pa, hindi po pwede na siya ay inanong Diyos sapagkat siya'y tao lang. Siya yung ama ng ating Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Doon sa bagay siya'y mapala. Sa pagkasalat ng mga babae, siya ang pinili ng Diyos. Pero hindi tinatawag siya ama ng ina ng Diyos. Hindi tinatawag yun. Ang totoo, nung siya nasa krus,
Hindi na niya tinawag na ina. Babae kanya. Narito yung anak kanya. Anak, narito yung ina kanya. So siya'y bumabalik sa kalagayan ng Panginoon bilang Diyos, hindi bilang tao. At si Kristo ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kaya kinakailangan sa maging anak ng tao para siya maging tagapamagitan. At siya rin ang anak ng Diyos sapagkat siya Diyos. Kaya nga siya'y tagapamagitan eh. Dahil siya'y Diyos at the same time siya naging tao. So siya naging namamagitan sa pagitan natin at ng Diyos. At si Maria, tinatawag natin, tinatawag na Virgin Mary, hindi totoo yun. Walang masama na si Maria ay magkaroon ng anak sapagkat may asawa siya. Wala naman sinasabing ang pag-aasawa ay masama. Ang Diyos na nagbigay nun eh. So, Matthew chapter 13, 55-56. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatag na Maria? At ang kanyang mga kapatid, may pangalan. Ay sina Santiago, James, Jose, Simon, at Jude. So, meron siya kapatid. So, paano siya naging eternal virgin? Hindi totoo yun. Siya ay ibinayan ng siya ng anak sa ating Panginoon. Pero eventually, nagkaroon siya ng anak. May asawa siya eh. Sinipingan siya ng asawa niya ng masama doon. May doktrina ng purgatory. Ang salitang purgatory, walang hindi mahirap maintindihan. Purga. Ibig sabihin. Ito yung lugar na paglilinis. Na mga kaluluwa na namatay na hindi naman nagkasala na mabigat na pagkakasala. Yun ang purgatory. So a place and state in which souls suffer for a while and are purged o nililinis after death before they go to heaven on account of their sins. Ang side effect nito, doktrina nito, ay pinapanalangin nila at pinagmimisa yung namatay para mabilis yung transfer mula sa purgatory patungo sa langit. So wala mo tayo mababasa gano'n pag ibasahin natin ng Hebrews chapter 9 verse 27. Pwede mo ba bang palitan ang iyong kalagayan pagkamatay mo? Kung halimbawa nagkasala ka lang ng mga kasalanan na mabigat, pwede mo bang palitan yun? Hindi na, basahin natin. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment, wala ka lang pag-asa. Ang susunod doon, rekanto lang na. Pag namatay ka, wala na, tapos ng boxing. Wala ka na magagawa. Di ba sa yung mayaman si Lazarus, alam natin ang sayasayan niya, namatay yung mayaman, nandun sa bahagi ng Hades na pagdurusa. Namatay si Lazarus, nasa Hades, nasa paraiso kanya. Ang sabi ni Abraham, yung nasa inyo, hindi pwedeng lumipat dito. At kami, hindi kami pwedeng lumipat dyan. So pagkamatay mo, fix, wala ka na magagawa. So hindi totoo yung purgatory. Ang naalala ko lang na purgatory, pagka ikay maliit, tapos pinainom ka ng purga at lalabas yung bilbulate mo, yun ang naalala ko sa purga. Pero hindi yung lugar na gano'n na sinasabi nila. Yung otoridad. Ano sinusunod ng Roman Catholic Church? Hindi lang din yung sinusunod nila. Actually, hindi nila masyari sinusunod ng Biblia. Ang sinusunod nila ay tinatawag na divine tradition. Dahil pagkatulad ng Biblia, mayroon pa rin patuloy na paglalahad ng kalooban ng Diyos. So aside doon sa Biblia, nagpapatuloy yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalooban. Yun ang tinatawag, divine tradition. Marami po yan. Meron pong tinatawag papal encyclical kanya. Susulat ang po at ito'y masasama sa kailang authority. Hindi wala sa Biblia. So yun ang, sa panahon ng pagtagal ng panahon, inipon nila yun, yan ang tinatawag ni divine tradition kanya. Pag kinu-question mo sinasabi, kung ang kailang turo ay wala sa Biblia, yun ang sasabihin nila. Mayroon divine tradition kanya. Pero pasinin natin sa Biblia, so Jude verse 3, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith
which is once for all delivered to the saints. Past tense na yan eh. Kasi may nagsumang si Jude dahil naipakilala ng buong pananampalataya kanya. Wala nang daragdag. Wala nang madaragdag sa panahon. Dahil kung totoo yan, iba-iba ang ating pananampalataya, depende sa panahon na nabuhay ka. Mama, bago yung 1959 na yata, walang immaculate conception ni Mary. Tapos nagnauso yun. Dahil nagkaroon ng utos na gano'n yung po. So iba, bago tantas ng panahon, iba-iba yung pananampalataya. Katulad ng mga Mormons. Wasa pa na tayo, nakausap na isang Mormon na nagkaroon ng ano, ng hindi nasang pagkakato na yung prospect na inaaralan na, yung prospect din niya. So nakita namin siya doon sa bahay na yun. Hindi naman siya umalis. Ang isang tanong lang namin sa kanya, naniniwala ka ba sa polygamy? Hindi kanya. So hindi makapaniniwala si Joseph Smith. Kasi si Joseph Smith, naniniwala siya, pwede ka magkaroon ng maraming asawa. Hindi mo ba nalalaman, sabi namin sa kanya, kaya lang inalis ng Mormon Church ang polygamy na nag-apply sila bilang state sa US. At kung sila yung magpa-practice ng polygamy, hindi sila tatanggapin. So nung ganun ang requirement para maging state sila ng US, ng Utah, nagkaroon daw ng revelation sa presidente nila na bawal ang polygamy. So kayo nga, kung ang pananampalatayan nyo, hindi katulad ni Joseph Smith. Dahil ang mga panahon na yun, pwede mag-asala ng marami, ngayon hindi na pwede. So paano nyo kapananampalatayan mismong founder nyo? Yun ang problema ng continuous revelation na tinuturo nila. Habang nagbabawa yung panahon, nagbabawa yung pananampalataya, hindi kayo pare-pareho, depende sa panahon kung sa kailan ka nabuhay. Yung sinasabi ng Biblia, may silang pananampalataya. Noon, ngayon, at kailanman, isang pananampalataya lang, hindi magbabago yun kahit kailan. So, hindi totoo yung divine tradition ganyan. So, yung Roman Catholic Church, hindi ito church na tinatag ng ating Panginoon noong first century. Very interesting yan. Wala mo tayong mababasa ang Roman Catholic Church. Kung yan talagang itinatag ng ating Panginoon, hindi mababasa mo sana. Wala eh. Meron tayong mababasa ang Church of Christ. Meron tayong mababasa ang ganon. Meron tayong mababasa ang Church of God. Wala mo tayong mababasa ang Roman Catholic Church. So paano ito tinatag ng ating Panginoon noong first century? Pangalawa, hindi nang binitinuturo ng Biblia na si Peter ang first pope. Wala naman tayong mababasa. Napaka-weird no, na kung ang, ito yung talagang original na iglesia at ang kanyang pinuno ay po, tapos wala kang mababasa, gano'n. Meron tayong mababasa ng elders, bishops or overseers, pastors, mga mangaral, deacons, wala kang tayong mababasa po. Parang nating paniniwalaan yun, hindi man tinuturo ng Biblia, yung isang pinakamahalagang tao sa kanilang pananampalataya. Marami sa mga katuruan, lumalaban sa salita ng Diyos. Yung mismong bishop di sa Biblia, may asawa. Sa kanina, wala. Kaya pa naghiwala yung Greek Orthodox Church at saka yung Roman Catholic Church. Dahil yung Greek Orthodox Church, hindi sila naniniwala sa celibacy. Yung mga pari doon, nag-aasawa. Yung pari sa Roman Catholic Church, bawal. So, hindi siya magkasundo. So, nag-iwalay sila. Yung Greek Orthodox Church, hindi sila naniniwala sa mga rebulto. Hindi sila naniniwala. Naniniwala lang sila sa larawan. Pero hindi pwede magkaroon ng rebulto. Kaya nag-iwalay sila. So, maraming katuruan ang lumalabag sa salita ng Diyos. So, si Kristo, ang ulo ng iglesia, alam natin yun. Mabtamsul, sabi niya, hindi siya lumang tao, basahin natin. But speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Hindi siya namang tao, kundi ang ating Panginoon. So ito yung tunay. Si Kristo ang ulo sa iglesia at hindi ito. Dalawa sila, bakit? Si Kristo ay ulo. Ang Pope is the vicar of Christ. Pag sinabi natin vicar, siya ay kapalit. In other words,
Dahil si Kristo nasa langit, ako muna yung Kristo. Hindi na. Yung po, hindi ganon. Yun ang tama. Siya nang sabi ng Biblia. Si Kristo ang ulo ng iglesia, tinatag niya. At ang iglesia na yun, andito ngayon. Kaya nga dito tayo, di ba? It is an existence. Hindi naman nawala. At ang ulo ng iglesia ito ay ang ating Panginoon. At tayo pwede maging kanganib ng iglesia ito. Ito yung iglesia na mababasa natin sa Biblia. Ito ang malungkot. Kahit saan natin ilagay, huwag na natin ilagay sa relihiyo. Mas interesado ang tao sa mga hindi totoo kaysa sa totoo. Parang mayroong something mysterious sa mga bagay na hindi totoo. Kaya naniniwala ng tao yun. May mga bagay na hindi naman totoo. Kita mo, daming na nanonood. Pero sa mga bagay na totoo, hindi sila interesado. Ganon din sa spiritual. Pag hindi totoo, mas marami naniniwala doon. Pag totoo, kakaunti lang. Kaya kakaunti lang ang mga kasugpo kanya ng katotohanan. Ito ang iglesyang ito. Ito yung nandito sa lupa. Pero hindi pinapasin ng tao. Iyang mga masaklap at masakit, pagdating ng Panginoon, hindi niya kikilalanin yung mga iba. Hindi niya kilala yun. Bakit niya kilala? Eh, talagang siya lang tinatag niya, ang kanyang iglesia. Hindi niya kilala yung iba. Hindi sila identified sa kanya. Ang identified sa kanya, iglesia, na kanyang itinatag. Kaya nga, Church of Christ. Dahil tayo yung kapulungan na naligtas na kay Kristo. So kung wala si iglesia ng ating Panginoon, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Hindi sa kahulugan ng iglesia tagapagligtas, kundi ng ating Panginoon. Dahil kapag kayo kayo sumunod sa Ebanghelyo, hindi kayo maidaragtag sa kanyang iglesia. Kung tayo ligtas, tayo na sa kanyang iglesia. Kung hindi ka maliligtas, dahil wala sa kanyang iglesia. Dahil hindi ka naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Itong apostasized na iglesia, ironically, siya ang naging mga pangarihan. Yung iglesia ng ating Panginoon, ang hindi mo makikita sa sanglibutan. In other words, ang recognized na sanglibutan ay ang Roman Catholic Church. Pero ang recognized ng Diyos ay ang iglesia ang itinatag niya. So ito po ating mensahe sa hapong ito. Bilang karagdagan sa ating kaalaman, ito'y mahalaga dahil marami sa ating kaibigan, kamag-anak, nakikita natin, kabilang sila dyan. At kung hindi nila manalaman ang katotohanan, sila'y mapaparusahan. Kaya maswerte tayo. Sa namang paraan, nakita natin, may nagturo sa atin ng tunay na yung katotohanan, iniwan natin yung mali. Swerte tayo. Pero yung mga tao na sa sanglibutan, hindi pa nila nakita yan. Meron pa rin tayong pagkakataon, gano'n makahiglik, kaliit yung percentage na sila yung maniniwala. Meron pa rin tayong pagkakataon na ma-reach out natin yung mga tao nito at matatagkan natin sila sa maling paninampalataya. Ito isa lang sa maling iglesia, marami pang iba. Naniniwala sila sa maling paniniwala. So tayo mga Kristiyano. Tayo na kay Kristo. Pag sinabi, I am a Catholic, ano yung sabihin? I am universal, yung sinasabi mo. Hindi naman totoo yung universal dahil dito ka lang, kung saan ka, doon ka lang, hindi na universal. Pero tayo Kristiyano sapagkat tayo na kay Kristo, may kahulugan nyo. Kung sasabihin mo, I am universal, walang kahulugan nyo. Katulad na ako yung iglesia kanila. Parang nag-iglesia isang tao, wala rin kahulugan nyo. Pero pangalang Kristiyano, definitely mayroong kahulugan nyo. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito'y simpleng mensahe lang, pero kung hindi ko nalaman yan, nakita yung mga, napansin yung mga maliliit na nakikita ko mali noon, hindi na ako Kristiyano. Nagkaroon ako ng binhi ng pagdududa. Dahil bakit ganun? May tinatawag ako, Ama, wala namang bawal pala yan. Dahil doon sa room namin noon, mayroong crucifix. Di ba bawal yan? Pinag-aralan natin kanina, huwag tayo magkaroon ng larawan. Ba't mayroon tayo crucifix? Kaya galit na galit sa akin yung
Romete, makaibigan ko yan eh. Yung isa patay na, yung isa buhay pa rin. Kahit na ganit sila, siguro nga niya, nakikipagkakasama fundamentalist, wala namang wala mo ano yung fundamentalist sabi niyo ha. So, bigay na po natin muli kay Brother Raul ang pangula po sa pagpapaawit.